Good morning, everyone. This is Toni Rose Abrillo, and I'm here to discuss about 7 habits of a wife saver. Una, ay kailangan muna natin kilalanin ang ating bangko. Kailangan kilalanin natin kasi yun ang may-ari at ang nasa lito ng pamamahala nito. At bukod dito, kailangan pa natin magsaliksik tungkol sa katayo ang pinansyal at kahinaan ng ating bangko. Pangalawa, alamin ang produkto ng iyong bangko. Unawain kung saan mo inilalagay ang mga perang na impo. At huwag magulo tungkol sa investment at regular na deposito. Basahin at unawain ang terms and condition para dito. At ang pangatlo ay alamin ang serbisyo at mga bayarin sa iyong bangko. Piliin ang bangko na ang nararapat sa iyong pangangailangan at itugma ito sa inaalok ng bangko. At ang pang-apat, ingatan ng iyong bank records at siguruhing up-to-date. Ingatan ng iyong mga passbooks at ang mga papel na iyong pinipirmahan sa bawat pagkuha at pagbabalik mo ng pera sa iyong ATM cards. At sa bawat paglalagay mo at ang pagpirma mo dito ay kailangan na up-to-date upang hindi mabunta at hindi maipadala sa ibang tao ang iyong pera na ilalagay mo sa iyong bank account. Panglima, ay kailangan nating na makipag-transaction lamang sa loob ng bangko at sa otorisadong tao nito. Huwag mag-alinlangan na manghingi ng or magpakita ng mga identification cards at iba pang patunay tungkol sa mga tauhan ng mga nasa bangko upang maingatan na rin natin at ating masasabi na kailangan pagkatiwalaan ng iba. Pang-anim ay kay alamin ang tungkol sa PDIC Deposit Insurance. Ang PDIC ay gumagarantya lamang ng 500,000 sa deposito ng bawat depositor. Ang investment product, fraudulent account or pinaking account at laundered money at depositong produkto na nagmula sa hindi ligtas at unsound banking practices ay hindi kabilang sa insurance na ibinibigay ng PDIC. At ang panghuli bilang paalala lamang ay laging maging maingat. Iwasan ng mga offer or yung mga pinapaano sa inyo, yung mga ginagamit upang pandaraya, sinasabi nga nila. Iwasan dahil lalo na yung mga along na masyadong maganda para paniwalaan. Sa pangkalahatan, ang sobra-sobrang interes ay maaaring maging mapanganib. Basahin ang 640 ng Bangko Sentral tungkol sa mga iba pang katanungan tungkol dito. Yun lamang po at maraming salamat.